gabi at happy new year po sa lahat. It's me again, Jollibee TV official vlog. Ngayon po, magluluto po ako ngayon ng aking personal version of carbonara. Ngayon po, ito po ang aking mga gagamitin. 1 kilo of spaghetti noodles, queso, 2 can of ebak, and cream, all-purpose cream, ham. Tataka po kayo, siguro po bakit sasabihin nyo dalawa. Ito po yung pinakasahog niya. Ito po yung tutustahin po natin para dun po sa dressing niya. Ito po yung mga sibuyas, paminta, at pork cubes. At meron din po akong malunggay. Siguro po nagtatanong kayo ba't may malunggay. Imbis po na parsley siya, dahil mas mahal po ang parsley at wala po akong mahanap sa palengke, eto na pong malunggay ang binili ko. Nasubukan ko na po siya. At masarap naman pong gamitin. Masarap din po ang lasa niya. Yung kanyang blend ng malunggay. Masarap po siya. Nasubukan ko na po. Ayan po, lutuin na po natin. Ayan mga kajali, kumukulo na po ang aking pinakulong tubig. Pwede na po natin ilagay ang noodles. Spaghetti noodles. Dandaan lang po natin ituhol. Ngayon po, takpan na po natin. Ayan natin uli na kumulo siya hanggang maluto po ulit. Balikan na lang po natin. Ayan mga kajali, lagyan na po natin ng mantika. Iprito po natin yung pandressing natin na ham. Para siya po yung ilalagay natin sa ibabaw. Medyo tostain po natin siya ng konti para crispy. Painitin lang po natin yung mantika. Ayan mga kajali, pwede na po ito. Kunin na po natin siya para maigisan na rin na po natin yung sibuyas at yung ibang sangkap. Ayan po mga kajali, ito na po yung pinaka-dressing niya mamaya. Tabi na po muna natin para makapag-isa po tayo. Ayan, igisan naman po natin ang ating pang sauce. Tignan po natin ang sibuyas. Ayan. At isunod naman po natin ang ating ham. Ngayon lang po natin maluto. Di na po natin siya kailangang to steam. Ayan. Ayan, habang minintay po natin na maluto itong ham, pansamantala, iwan muna natin siya. Balikan po natin yung noodles natin. Ayan. Ayan, pwede na po siya. Tingnan po natin yung kanyang noodles kung hindi na siya. Ayan po mga kajali. Wala na po siyang puti sa gitna. Kaya pwede na po siya. Okay na po. Ayan, pwede na po natin lagay ang gatas.
Lagay na rin po natin ang mga pampalasa niya, ang pork cubes, ang paminta. Haluin lang po natin ng konti. Kailan po natin kumulo para matimpla na po. Ayan mga ka-jolly, pwede na yan. Hintayin lang natin kumulo para lasahan po natin at madagdagan po natin yung timpla niya maya-maya pag kumulo na po siya. Iyon na natin, takpan muna natin. Ayan, lagyan na po natin ng konting asin lang para timpla. At asukan para ma-blend yung lasa niya. Depende po yun sa inyo, optional po yan. Kung gusto niyo na medyo manamis-namis, gusto niyo naman po yun tama lang, okay lang po yun sa magluluto, sa timpla niya. Ako po kasi ganito po yung gusto ko timpla. Medyo tatabang po siya. Dagdagan po natin ng konting asin. At ganun din po ang asukal. Bilang po. Pakulin lang po natin siya. Dahil personal version ko po ito ng carbonara, kaya yung mga sukat po ay mga tinangka ko lang po. Pero pwede ko rin po ibigay sa ilagay din po sa description box kung may mga interesado po subukan itong aking recipe na ito ng carbonara. Kuluin lang po natin. Ayan, lagyan po natin ng itlog. Kahit isa lang po pwede na po, basta batin lang po natin ng mga halo po natin yung ating binating itlog. Halu-haluin natin habang nilalagay. Para hindi po siya magdikit-dikit. Okay. What? Ayan. Ilagay na po natin ang all-purpose cream. Pag nilagay na po natin yung all-purpose cream, pwede na po natin patayin ng apoy. Luto na po ang ating carbonara sauce. Pwede na po natin siyang ihalo. Medyo halo-haloin po natin hanggang medyo lumamig ng konti lang bago ikulo. Ayan po mga ka-jolly, natapos na ang ating pagluluto ng aking personal version of carbonara. Ito po, naluto na po yung ating noodles, ang ating sauce. Medyo kasapin natin na bacon at ang malunggay po. Ito po ang ginawa ko sa malunggay. Ipangbubudulin po natin siya sa ibang. Ngayon, tikman po natin kung masarap yung ating dip. Ganun po tayo ng konti. Tamang tikim lang.
depende po sa inyo kung gaano karami yung kesa na gusto niyo ilagay. So, tama lang. Kung sa akin, okay na po. Dahil creamy naman po yung ating sauce. At pwede na kahit masyadong marami. Medyo dumikit yung sauce. Ayun. Cheese. Ngayon po mga kajali, lagay po natin yung ating Jali, tikman na po natin kung ang lasa ng ating ginawa. Masarap po ito. Hindi po dahil ako nagluto. Masarap po talaga. Pwede nyo rin po itong gawin sa inyong mga tahanan para matikman din nyo po ang lasa ng aking personal version of carbon. Masarap po. Jali, natapos na po. Natikman na po natin. Ang masarap naman po siya. Kahit invento ko na naman. Maraming salamat po sa panonood at Happy New Year po sa inyo lahat. At sana po may nagustuhan niyo ang aking video at nagbigay din po sa inyo ng mga ilang informasyon para kung gusto niyo pong subukan, ilalagay ko po sa aking description box ang mga ingredients niya. Ayan. Maraming salamat po at Happy New Year po sa inyo lahat. At sa mga, kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutan i-subscribe, like, and share. At huwag mo na rin kalimutan i-click ang bell para notified ka sa lahat ng aking mga videos na yan. Yun lamang po sa ngayon. Maraming salamat. Enjoy niyo po. Happy New Year po sa lahat. Bye!